Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hinintay ko ng gabing yun si Sir. Ang tagal niyang dumating. Inaantok na sana ako nang marinig ko ang tunog ng makina ng kotse niya. Nagsuklay ako ng buhok at naglagay ng kaunting pulbos. Baka kasi amoy pawis na ako. Natawa na lang ako sa sarili ko. Makikipag-usap lang ako, magpapaganda pa. Napabuntong hininga na lang ako at lumabas na ng kwarto. Hindi ko na siya naabutan sa baba, kaya umakyat na ako at pumunta sa kwarto niya. Gusto ko sanang kumatok, kaso baka may makarinig. Pinihit ko ang doorknob at hindi yun nakalak. Binuksan ko at sumilip ng kaunti. Wala siya. Baka nasa banyo. Nakita ko kasi sa sahig ang hinumad niyang damit at may naririnig akong lagaslas ng tubig sa banyo. Agad akong pumasok, sinarado ang pinto at naupo sa maliit niyang sofa sa kwarto niya. Inilibot ko ang tingin sa kwarto niya. Minimal lang ang gamit pero modern ang design. Pang bachelor talaga. Ngayon ko lang napagmasdan kasi nasa ibang attention ko nang gabing pumunta ako dito. Uminit ang pisngi ko nang maalala ang gabing hinalikan niya ako dito sa kwarto. Maya-maya lang, lumabas na siya sa banyo. Napasinghap ako. Nakatapis lang siya ng tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan niya. Kitang-kita ko kung gaano kaganda ang katawan niya. Napalunok ako. Nagulat pa siya nang makita ako. Ang gwapo niya talaga. Tumutulo pa ang tubig sa buhok niya, papunta sa dibdib niya. Napakahat niyang tingnan. Diyos ko po. Bakit nandito ka? Namiss mo ba ako, ha? Huh? Manghani ang tanong. Kinindatan pa niya ako. Napatingin agad ako sa mukha niya. Gusto sana kitang makausap. Sabi ko. Lumakad siya papunta sa kama niya at kinuha ang boxer short niya doon. Napalunok ulit ako. Magbibihis siya. Naku! Wait lang sir, wag muna. Tatalikod lang ako. Sabi ko pa at tumayo, sabay talikod at pinikit ko pa ang mga mata ko. Narinig kong mahina niyang hagik-hik. Ang sarap sa tenga ng tawa niyang yun. Naramdaman kong lumapit siya at niyakap ako mula sa likod. Kinabahan ako, pero ang sarap sa feeling ng ganito kami. Isinandig kong ulo ko sa dibdib niya. Amoy na amoy ko ang body wash na ginamit niya. So manly. Bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Naalarma ako. Baka hindi pa siya nakakapagbihes. Sir, magbihis po muna kayo. Sabi ko habang pikit ang mga mata. Bakit? Ayaw mo ba akong makita ng walang suot na damit? Bulong niya sa tenga ko. Kaya nagtayuan naman ang balahibo ko. Parang nang aakit na naman ang boses niya. Napangisi siya. Nanalangin ako ng tiimtim. Baka magkasala na ako ngayon pa lang. Pinaharap niya ako sa kanya. Erin, open your eyes. Ganun pa rin ang boses niya. Sinunod ko naman na minulat ko ang mga mata ko. Wala siyang damit pang taas. Nang tumingin ako sa baba, hay, buti na lang nakasuot na siya ng boxer short. Kinabahan ako dun ah. Kala ko makakakita na ako ng Junjun. Sorry, demanding. Nakangiti siyang nakatunghay sa akin. So naive and beautiful, Erin. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Napapikit naman ako sa ginawa niyang yon. Sobrang sarap ng dampi ng labi niya sa noo ko. Naalala ko ang pinunta ko dito, kaya lumayo ako sa kanya ng kaunti. Sir, tawag ko sa kanya. Hmm? Nakapikit siya. May sasabihin sana ako sa'yo. Sana makinig ka. Ano yun? Sabi pa niya habang dinadampian ng halik ang tuktok ng ulo ko. Ano kaya ang amoy ng buhok ko? Tungkol sa mami mo. Naputol ang sasabihin ko nang lumayo siya sa akin. At mukhang galit na naman siya pagkarinig pa lang niya ng mami. Wala na akong ina-Erin. Sabi niya at naupo siya sa sofa. Please, sana pakinggan mo ang paliwanag niya. Pagsusumamo ko. Wala kang aram, Erin. Kaya labas ka sa usaping iyon. Galit niyang sabi. Oo, wala akong alam dahil hindi ko alam ang nangyari sa inyo noon. Pero alam ko ang sakit ng walang ina.
Yung sa'yo, nandyan siya at gustong makausap ka. Ang kailangan mo lang ay makinig sa mga sasabihin niya, sa mga paliwanag niya. Malumanay kong pahayag sa kanya. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang iniwan. May pait ang pagkakasabi niyang yun. Lumanda sa pisngi ko ang luhang kanina pa nagbabadya. Iniwan ako, Adam. Dalawa pa sila pero pinipilit kong maging matatag. Gumigising ako sa umaga, nananalangin na sana nandyan pa sila. Pero wala na akong magagawa. Ako na lang ang tumatayong magulang sa mga kapatid ko. Ikaw, nandyan pa ang sayo. Kaya't hanggang nandyan pa, pahalagahan mo. Oo, nagkasala siya sayo. Pero sana pakinggan mo muna ang paliwanag niya bago ka magalit sa kanya. Tuluyan na akong tinupok ng kalungkutan. Ngayon lang ako may nasabihan ng tungkol sa mga magulang ko. Kaya parang poso ang luha sa mga mata ko. Humihikbi pa rin ako. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Please stop crying, baby. Alo niya at isiniksik ang ulo niya sa leeg ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hinawakan niya ang mukha ko at walang kakurap-kurap na tumitik siya sa akin. Okay, susubukan kong makinig sa paliwanag niya. Shh, tahan na, sweetie. Seryosong sabi ni Adam. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Thank you, sabi ko. Dahan-dahan niya akong nilapitan at hinalikan. Kaagad akong yumakap sa kanya dahil para akong mabubuwal sa kinatatayuan ko. Parang mas lalo akong nag-init dahil sa posisyon naming iyon. Naglakad siya ng kaunti at pumunta kami sa sofa. Patuloy lang siya sa paghalik sa akin. Tumutugon din ako. Ganito pala kasarap ang halik. Ang dila niya sa bibig ko parang ang tamis sa panglasa ko. Nakakadagdag pa ng pagnanasa ko sa kanya ang napakabago niyang hininga niya. Amoy menthol yun. Naiinitan ako kahit malakas ang aircon ng kwarto niya. Bumaba ang halik niya sa leeg kaya napaungol ako. Parang nagkaroon ng kiliti sa puson ko pababa. Nagdedeliryo na ang paningin ko sa ginagawa niyang yun. Naalarma ako kaya hinawakan ko ang kamay niya. It's okay, baby. Go with the flow. Malambing niyang sabi. Nakikita ko ang namumungay na mga mata na nakatunghay sa akin. Tumango ako at pinagpatuloy niya ang ginagawa sa akin. There's a desire in his eyes. Hinilikan niya uli ako sa labi. Adam, please. Sigaw ko. Do you like it? Huh? He's teasing me. Parang nang-aakit pa ang boses niyang yon. Tumango ulit ako habang nakapikit. Nanggigigil na ako, ang tagal niya kaya bumangon ako at hinaplot ko siya paibabaw sa akin. I heard him chuckle. Easy, baby. I will not promise that you will not hurt by this. Hindi na ako mimik. Hindi ko na alam kung paano aahon sa init na nararamdaman ko para humindi pa. Adam, alis! Sigaw ko pero parang wala siyang narinig. Sleep now, baby. I love you. Bulong niya. Nakatulog na ako sa sinabi niyang yun. Alam ko mahal ko na siya. Habang tinititigan ko ang maamo niyang mukha, habang payapang natutulog, ay nakakapagpasaya ng puso ko. Gusto kong itama ang lahat. Pakakasalan ko siya. Ako ang nauna sa kanya at hindi ko hahayaan ang kahit sino na agawin siya sa akin. Nagising ako mag-uumaga na base kasi sa kulay ng langit sa bintana. Babango na sana ako nang may malalaking braso na nakapalupot sa bewang ko. Nilingon ko. Si Sir Adam na payapang natutulog sa tabi ko. Sobrang gwapo niya. Nakaramdam ako ng kakontentuhan sa tabi niya. Sana ganito na lang kami lagi. Wala ako natatanda ang dinamitan niya ako kagabi pero nakasuot na ako ng t-shirt niyang malaki. Napangiti ako. Walang pagsisisi akong naramdaman ngayong may nangyari sa amin ni Adam. Alam kong nagkasala ako sa mata ng Diyos at wala pa akong kasiguraduhan kung ano kaming dalawa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay naibigay ko ang sarili ko sa taong mahal ko ng walang pagsisisi. Ginusto ko ang nangyari sa aming dalawa. Napagpasyahan ko ng bumangon at lumabas na ng kwarto niya. Inalis ko ng dahan-dahan ang pagkakayakap niya sa akin. Gumalaw siya pero natulog ulit. Akmang tatayo na sana ako nang maramdaman ang hapdi sa pag-ita ng mga hita ko. Pati katawan ko na ganun din. Pero pipilitin kong bumangon, baka makita pa nila ako dito sa kwarto ni Sir. Bumaba na ako ng kama pagkatapos kong makaalis sa yakap niya.
Kinuha ko ang damit ko na nakapatong sa ibabaw ng sofa. Naisip ko gising pa siya, siguro nang matulog ako dahil nabihisan pa niya ako at niligpit pa niya ang nagkalat na damit sa baba kagabi. Sinuot ko lang ang pang-ibaba ko. Hindi ko nahinubad ang t-shirt niyang suot ko. Mabilis ang kilos kong bumaba kahit nahihirapan ako. Titiisin ko na lang ang sakit sa pag-ita ng mga hita ko. Naglakad ako papuntang kwarto ko sa baba. Agad akong nagtungo sa banyo at naliko. Medyo bumuti ang pakiramdam ko dahil sa maligamgam na tubig na pinanligo ko. Humiga muna ako ng kaunti dahil maaga pa naman. For sure, tulog pa si Sally ngayon. Bumigat na rin ang talukap ng mata ko at hinilan ng antok. Habang nilalaro ko si Pepper sa sala ng Barbie dolls niya, nakita kong dali-daling bumaba si Sir Adam at parang may hinahanap. Nakasuot siya ng white sando at black khaki shirt. Ang gwapo niya at kitang-kita kung gaano kalaki ang katawan niya. Nang magtama ang paningin naming dalawa, agad siyang lumapit sa akin. Agad niya akong niyakap. Nagulat ako sa ginawa niyang yun. Anong problema nito? Tanong ko sa isip ko. Bakit mo ako iniwan? Nag-alala ako sa'yo. Okay ka lang ba? Sabihin mo sa akin, saan may masakit? Dadalhin kita sa ospital, sweetie. Dire-diretso niyang tanong. Ano ka ba? Okay lang ako, no? Tsaka buhay pa ako, huwag kang OA, sir. Kailangan kong bantayan si Pepper kaya bumangon na ako. Paliwanag ko sa kanya at tinapik ang balikat niya. Pero hindi niya ako binibitawan. Akala ko iniwan mo na ako. Uminom ka ng gamot, sweetie. Alam ko na nasaktan ka. Bulong niyang sabi at hinalikan ako sa noo. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niyang iyon. Bakit niya alam? Ay oo nga, yung nangyari sa amin kagabi. Aray ko! Kinagat ako ng langgam! Ang sweet niyo naman kasi! Sigaw ni Sally. Nagpupunas ng mga bintana sa sala. Napalingon kami ni Sir sa kanya. Akala ko kung napano talaga siya. Naku, talagang babaeng to. Masyadong epal. Pasintabi sa single dito, oh. Parang kailangan tao sa mundo, ah. Paano naman akong walang jowa? Grabe kayo magpaingit sa akin. Makaalis na nga. Sabi ni Sally na parang nagtatampo. Nakalimutan kong nandyan pala siya. Tumawa na lang kami ni Adam. Walang forever! Sigaw pa niya at lumabas na ng sala. Nakangiti akong nakatanaw sa kanya palabas. Nang lumingon ako kay Sir, titig na titig siya. Huwag mo na akong tawagin, Sir. Please, sweetie. Sabi niya na titig sa akin. Ano ba yan? Kinikilig ako eh. Okay. Tipid kong sagot at ngumiti ako sa kanya. Daddy! Tawag sa kanya ni Pepper. Kinargan naman niya ito. Good morning, baby. How's your sleep? Did you miss Daddy? Tanong niya kay Pepper. Fine, Daddy. I miss you. Cute na sabi ni Pepper at kinis ang daddy niya sa pisngi. From now on, she will be your mommy, baby. Sabi niya kay Pepper at tinuro ako. Namula ako sa sinabi niyang yun. So, ibig sabihin, gusto niya rin akong maging asawa? Hi. Yehey! Sigaw ni Pepper. At kiniliti pa ng daddy niya. Looking at them like this, ang sarap sa pakiramdam. Napakalambing niya kay Pepper. Ganyan ang tipo kong magiging ama ng magiging anak ko. Ipinilig ko ang ulo ko sa naisip ko. Bakit ko ba naisip yun? Lumapit siya sa akin at niyakap ako mula sa likod. Inaamoy niya ang buhok ko. Adam, mag-breakfast ka na. Ako ang magpe-prepare. Aya ko sa kanya. Sounds good. Okay, wife. Nakangiti niyang sabi at naglakad na kaming tatlo papunta sa kitchen. Anong wife ka dyan? Tanong ko. Halik sa labi lang ang isinagot niya. Nabigla ako doon. Karga pa naman niya si Pepper. Ayun tuloy, nakita ang ginawa niya. Tuwang-tuwa si Pepper at nagtawanan kaming dalawa. Pagkatapos niya mag-breakfast, ayaw niya sanang pumasok sa trabaho. Pero pinilit ko pa rin siya. At pinaalala ko sa kanya na dapat niyang kausapin ang mami niya. Medyo nag-aalinlangan pa siya sa sinabi kong yun, pero alam ko na gagawin niya pa rin. Habang nasa garden kami ni Pepper, may nag-doorbell. Lumakad ako papunta doon habang hawak ko sa isang kamay si Pepper. Wala kasi ngayon si Manong Angsel, may sakit daw. Pagbukas ko, isang magandang babae ang nandoon sa labas, naka-jeans at white na blouse siya.
Ngumiti siya nang makita ako. Hi, good morning. Nakangiting bati niya sa akin. Tumingin siya kay Pepper. Good morning din. Ano ang kailangan nila? Tanong ko na nakangiti rin. Pwede bang magtanong? Naliligaw yata ako eh. Hindi ko na kasi matandaan ang pupuntahan ko. Saan bang palabas ang subdivision na ito? Tanong niya. Ah, ganun ba? Diretso mo lang itong kaliwang daan, tapos liligo ka sa kanan at idiretso mo lang. Palabas na yun itong subdivision. Sagot ko sa kanya. Okay, salamat. Nakangiti niyang tugon. Naglalakad ka lang ba? Tanong ko. Tumango naman siya. Tumingin siya sa gate na may nakalagay na load available here. Miss, paload nga. Magpapasundo na lang ako. Sabi niya sa akin at kumuha ng pera sa sling bag niya. Sige po. Binigay ko na sa kanya ang cellphone ko at tinype na niya ang number niya doon. Nagbayad na siya. Salamat ulit ha. Aalis na ako. Paalam niya. Sige, mag-iingat ka. Paalam ko rin sa kanya. Tumango siya at umiti. Tinanaw ko siya habang naglalakad palayo at sinarado ko na ang gate. Paglingon ko, nandun si Leia, nakangisi sa akin. Bakit? Litong tanong ko sa kanya. Inirapan niya lang ako at lumakad paalis. Hindi ko alam kung may sayad ba siya o ano. Ay, ewan, mababaliw din ako kaiisip kung ano siya. Pumasok na kami ni Pepper sa loob ng bahay. Hala mga kafelisidad, isinuko na nga po ni Erin ang bataan kay Adam at umamin na din si Adam na mahal niya si Erin at gusto niyang pakasalan ng dalaga. Pero sino naman itong magandang babae na basta na lamang sumulpot sa gate na Adam? Mga kafelisidad, samahan niyo akong kilalanin kung ano ang papel ng magandang babae sa buhay ng mag-ama. Abangan!